Hello mga Mars, welcome back to my channel. Sa Star Magic YouTube channel ay tampok lang naman sina Rhea Ataide at Jella Ataide. Ito ay mga kapatid ni Arjo Ataide. At dito ang title ng YouTube channel ng episode na ito ay Savage Reactions to Toxic Comment, Hot Summer, Lahat Sexy. Dito, tinalakay lang naman dito ang mga mean comments tungkol sa kanila. Unang-una na nga daw dyan ay ang flat-chested, kala mo, dalawa ang likod. Siyempre, magaling magdala itong magkapatid na to. Tinawanan lang nila ang mga comments na to. Sabi nga ni Rhea, dead ma. Tsaka masakit nga daw sa likod pag sobrang malaki ang boobs mo. Kaya love your own, love yourself. Pangalawa, nagtupis pa para namang imbutido, sobrang siksik. Of course, tinuhanan lang ng dalawa ito. Sabi, masarap kaya ang imbutido. Na-try mo na ba ang imbutido? Suman din, masarap. Tapos tumawa sila. Sabi nga, sexiness is embracing your body. Dapat comfortable ka kung saan ka. Kung komportable kang magtupis, go. Kung wala ka namang inaapakan na tao, di ba? Kaya sabi nila, ikaw kaya ang magtupis para kami ang magbigay ng comment. Napaka mean talaga ng mga tao, no? Walang magandang masasabi sa mga artista. Ito pa, di naman niya nag-workout, nagpalaypo lang yan. Sabay tawa. Sabi ni Rhea, paano niyo nalaman? At least may pera para magpalaypo. Sabi nga ni Rhea, sa Thailand and Korea, napaka-normal na lang ang mga enhancement, yung science enhancement. Rito okay, pero pagdating dito sa Pilipinas, napaka malaking usapin. Kunwari, nagpagawa ka lang ng ganito, marami silang masasabi, ibabash ka na agad. Pang-apat, buti gwapo yan, kahit di marunong umarte. Sabi ni Rhea, at least gwapo. Ang tanong, ikaw ba marunong umarte? Marunong ka lang atang mag-inarte. Daot daw talaga, sabi ni Rhea. Panlima, hala, pinos kita naman ang stretch marks. Aminado naman daw si Rhea na marami siyang stretch marks. Kung yun nga ang mga nanay, maraming stretch mark. Kasi nga, nag-deliver nga sila or nag-give birth sila. Pero normal naman talaga yung may stretch mark. Wala naman sigurong tao or babae na walang stretch mark po, di ba? Siya kaya, yung nag-comment, wala siyang stretch mark. Napaka-perfect siguro ng katawan niya. Panlima, hala, ay pang-anim. Galing kumanta, kaso di naman artistahin. Boom! Pango! Sabi, at least magaling kumanta. Yun nga, sabi ni Rhea, kung magparitoke, may issue. Kung hindi nagparitoke, kung as is lang yung itsura, may issue pa din. Hindi na nga daw nila alam kung saan sila lulugar. Sabi nga ni Rhea, quote and quote, don't comment anything about the person if it's not something they can change within 5 seconds. O nga naman, example, may nag-comment sa'yo na, uy, may muta ka, within 5 seconds, matatanggal mo na yun. May kulangot ka, matatanggal mo na yun, di ba? Pero yung sabihan ka ng mataba, pango, in 5 seconds ba, magagawa mo na? Kaya huwag ka nalang mag-comment kung hindi naman maganda. Ano, nakaka-hurt din ng, ano, isipin mo din na nakaka-hurt din talaga. Yung tao rin na naman yan, mga artista, may damdamin. At dito tinanong kung ano ang pinaka-worst na natanggap niyang comment. Halos 2 days daw ata, apektado siya. Ang sabi daw sa kanya, ay, ang taba-taba mo na, sana mamatay ka na. Ay, grabe. Grabe naman tong comment na to. Kaya sabi ni Rhea, mamatay agad dahil lang mataba. Pasalamat na nga lang kayo, hindi kayo matabain. Kasi kung ilagay nyo naman sa
tao na tabain, hirap na hirap din talaga siyang abutin yung kung anong gusto niyong expectation para sa kanya. O, di ba? Sabi nga ni Rhea, may hyperthyroidism daw siya, low gallbladder, kaya hirap na hirap daw talaga siya mag-losing weight. Napaka-hard daw sa kanya. Ayun. Kaya, pasalamat ka kung ikaw nga nag-comment na payatot ka or madali kang mag-lose weight. Kunting workout mo lang nag-lose weight ka na, you should be happy dahil hindi mo naranasan kung ano ang meron sa katawan ni Rhea at Tide. Pero kung ako naman ang ganyan ang mukha, kahit mataba ako or ganyan ang katawan ko tapos napakaganda, why not, di ba? Ang hirap nga naman, oh, sexy ka nga, hipon ka naman. Char! Pero itong mga Atayde, napakaganda nila. Napakaganda ng lahi. And then, ito naman daw si Jella, ang worst daw na nakuha niya is, mataba nga daw siya, kaya hindi siya pwedeng pumasok sa showbiz. Pero look at her now, nasa showbiz siya. Kahit sabihin mong ganyan ang kanilang pangangatawan. Diba? Nasa line of blood na nila ang pag-aartista. From her mother, kuya, and then silang dalawa, magkapatid na babae. Pero ang gaganda ng mukha nila. Wag na lang tayo mag-comment kung hindi naman maganda. Pero sana kung magko-comment tayo, isipin muna natin, baka bumalik yan sa'yo. Nako, mas mahirap yan. Tsaka kasalanan yan, mag-comment ka ng pangit sa kapwa mo. You should be happy na lang, tulad na nga lang ng isang malaking problema nga sa magkapatid na Atayde, itong si Rhea at Jella na mag-lose weight talaga tulad nila Ann Curtis ng anak na lahat. Pero look at her, ang ganda-ganda ng katawan kasi nga binayaan siya ng ganun ang pangangatawan na hindi big bones. Big bones kasi sila. Ako, big bones ako, mga Mars. Kung hindi rin ako nag-workout, naku po, ang taba ko din po talaga. Pero hindi ko na kayang pumayat na katulad nila Kim Chu na super payat. Ito na talaga yung katawan ko. Kaya masaya na lang dapat tayo kung ikaw ay mabilis pumayat. And that's it, mga Mars. Thank you for watching and don't forget to like this video, share and subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo if ever may bago akong scoop. Bye! Thank you for watching.